Hello po mga ka-viral, welcome back to this YouTube channel. Latest update ulit tayo, Police Captain Kenneth Albotra umamin na sa tunay na nangyari sa mayor ng Tanawan na si Mayor Antonio Halili at Mayor Perez. Gunman na inutusan niya para maisakotuparan ang plano sa dalawang mayor ay lumantad na. Ito ngayon ang nakakagulat na mga revelasyon sa Quad Committee ng Kongreso hinggil sa naging papel ni Police Captain Albotra sa War on Drugs ng former administration. Matatanda ang ikinanta ni Police Colonel Ruyena Garma ang pangalan ni Albotra at Colonel Leonardo na bahagi ng kanyang sinumpaang affidavit sa Kongreso. Ibilugar din niya na bahagi ng promosyon at incentives o reward system na mga kapulisan ang pagsasakatuparan ng plano sa mga personalidad na nasa lista ng Narcolist at PDEA kung saan target nito ang iba't ibang mga personalidad kabilang na mga opisyal na konektado na gumagamit o nagbebenta ng pinagbabawal na sangkap. At ito ay tinawag nilang neutralization. Si Mayor Halili ay tinambangan ng mga armadong personalidad at pati si Mayor Perez habang nasa flag raising ceremony sa kanyang bayan. Narito ang kanyang mga pag-amin at revelasyon, atin pong panuurin. Yes, Mr. Chair, pero siya po ay operationally controlled by Ma'am Garma, Mr. Chair, that time. Under sa'yo, pero operationally controlled by Colonel Garma? Yes po, Mr. Chair. Wala. Mr. Chairman, wala na si Colonel Garma. Chairman? Wala na si Colonel Garma. So, that was 2018 also? Opo, Mr. Chair. O kanina tinatanong kita, ba't hindi mo matandaan kung kailan siya nasahin at saka namatay? Yung exact date po ang hindi ko matandaan, Mr. Chair. Huwag kang mag-abogado dito. Sorry po, Mr. Chair. Nung tinanong kita kanina, sabi mo, hindi mo na matandaan. I'm referring po sa exact date po, Mr. Chair. Hindi ko naman tinanong yung exact date eh. Well, in fact, kung hindi kita tinanong kung saan siya nakasign, hindi mo sinabi na under your station 1. Yung Bulandres. During that time, Mr. Chair, nung nangyari po yun kay Eugene... Sandali, tapusin mo na. After nung Kalamba, saan siya na-assign? Sa Cebu City rin po, Mr. Chair. Police Station 1, Mr. Chair. Station 1 din, sa'yo din, di ba? Opo, Mr. Chair. From Kalamba, binitbit mo pabalik sa Cebu. Nung nullified po yung order namin, Mr. Chair. Kaya nga, binitbit mo. O, tapos... Tapos nag-courtesy call po kami kay Ma'am Garma. Hindi ko tinatanong yung courtesy call. Ang tinatanong ko yung assignment ng Bulandres. So namatay yung Kalamba under your watch sa station mo. Tapos anong nangyari kay Bulandres? Narelieve na rin po siya, Mr. Chair. Why? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Station 1 commander ka, hindi mo alam na nirelieve siya? You're lying! Hindi ko po maalala, Mr. Chair, kung bakit nirelieve. Nako, huwag tayo maglokohan dito, ha? Bata mo yung dalawa, bit-bit mo pa Kalamba, at then bumalik ka sa Cebu, tapos mo hindi mo alam? Why did we relieve? Ang alam ko po, Mr. Chair, na-assign, bumalik po siya sa Negros, Mr. Chair. Ang tanong nga, bakit siya nirelieve? I have no idea, Mr. Saan siya in-assign? Sa Negros Oriental? No idea po, Mr. Chair. Mr. Chairman, itong si Albotra kanina pa to eh. Napakasinungaling to. Kung hindi mo makorner, hindi sasagot ng tama. Ngayon, bata mo yung dalawa tapos hindi mo alam. Yung investigation regards to the death of Kalamba. Ba't siya pinatay? Hindi mo rin alam. Mr. Chair, during that time po, siya po ay... Hindi, tanong ko, anong motive? Ang kwento po nun, Mr. Chair... Anong motive? Police ka, hindi mo alam? Bata mo, hindi mo alam? Hindi mo malang chinek kung anong motive? I have no direct idea talaga, anong, Mr. Chair. Wala, Mr. Chairman, now I move to cite in contempt Captain Albotra for lying in this committee in violation of Section 11, Paragraph C of our rules. So move, Mr. Chairman. Second motion. There is a motion to cite in contempt Major Albotra
for violating Section 11, Paragraph C of the Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. And it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Comsec, please take note that Major Albotra is now cited in contempt by the Quad Committee. Chairman, please proceed. Just a rejoinder. Alam mo, Captain Albotra, I have warned you kanina pa. Hindi ko pa mabuo yung story. Dahil taga Cebu ka eh. Pero you were assigned to Magete, kaya mapacheck ko rin yung record mo. Pati yung dalawa mong tao. Eh, nagsisinungaling ka eh. Babalikan ko pa rin yung kalamba on the next hearing. Eh, kung hindi kita makorner, alam mo, akala mo dito, hindi kami nag-ibistiga. Akala mo dito, hindi namin alam kung paano kukunin yung mga information. Oh, you are not shouted in contempt. I will not ask you anymore. In the next hearing, you better cooperate. Next, Mr. Chairman, doon na muna ako kay Captain Albotra. Ang dami pa kong alam sa iyo. May sunod-sunod pa. In the next hearing, magkakaalaman tayo. Mr. Chairman, I would just like to ask, no? Kasi napag-usapan na rin yung Albotra. Second motion. Mr. Chairman, since Chairman Ako is not around, I will move to detain Captain Albotra in the premises of the House until the committee report will be adopted independently. So move, Mr. Chairman. Second. There is a motion, as stated, duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chairman, Major Albotra is now cited in contempt and to be detained in the premises of the House of Representatives until the duration and termination of the committee hearing of the Quadcom and until the committee report is approved and adopted in the plenary. Mr. Chair. Okay, Congressman DS JJ Suarez and then Congressman Dan Fernandez. DS JJ. Thank you very much. Mr. Chair, just a point of clarification. Are we pertaining to the partial committee report or the final committee report in the penal provision of the, sorry, in the penal part of the contempt? Or the final. What is the pleasure of the move-on? Final, Mr. Chairman, until the committee report will be adopted in the plenary, as I've said, Mr. Chairman. Thank you. Until the... The final and complete plenary, final and complete committee report. Until the committee report is approved and adopted in the plenary. Thank you very much, Mr. Chair. Now, Congressman Dan Fernandez. Captain Albotra, we were so lenient for so many hours with you. And by citing you in contempt, at the end of the road, you will be thankful with this Quadcom because it is your safety that we are after for. Sana, lagay mo sa utak mo yan. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Dan Fernandez. Now, Congressman Paduano, you may proceed. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, pinag-usapan na rin yung Region 7. Can I ask Colonel Grijaldo to take the seat? Colonel Grijaldo. Colonel, pangunahan lang kita. I hope you will answer my question truthfully. Now, have you been assigned in Region 7? Yes, sir. When was that? Normally, ang tinatransfer yung official, naiiwan yung mga tao eh. Bakit ganun? Mr. Chair, hanggang ngayon naman po, Mr. Chair, may Until now, Mr. Chair, may mga hindi mo sinasagot yung katanungan ko. Pardon, Mr. Chair? Ang katanong ko sa'yo, bakit ikaw, di ba normally ang opisyal, pag tina-transfer from one position to another,
especially outside the region, mag-isa lang siya. Maliban lang kung may gagawin sa lugar na yon or mayroong rason kung bakit kailangan niya yung tao niya na kasama niya. Yes po, Mr. Chair. Ha? May rason po, Mr. Chair. May rason? Yes, Mr. Chair. Ano kaya yung rason na yun? Bakit sinamahan ka ng dalawang tao mo? Mr. Chair, ako po mismo ang nag-request sa kanila, Mr. Chair, kung papayag sila kasi... Hindi. Hindi yun ang tatanungin mo eh. Ang tatanungin mo yung commander mo kung papayag na mawalan siya ng dalawang tao. Kasi normally, ang kwandon is pag nawalan ng PNCO yung isang unit, may kapalit dapat. Yes, Mr. Chair. No, eh, kaya nga. Bakit dalawa? Ni-request mo. Ang tikas-tikas mo naman. Maliban lang talaga kung merong iniutos sa'yo, kaya pinasama yung dalawang kasama sa'yo. Hindi ba? Mr. Chair, sinama ko po sila, Mr. Chair, kasi kinailangan ko rin po, Mr. Chair, ng magpapagkatiwalaan, Mr. Chair. At pumayag naman po sila, Mr. Chair. Sige, kasi wala pa akong kwan dito eh. Ang tinatanong ko lang, yung nakikita ko na pattern na nangyayari. Kasi sa lahat ng may mga kwan, may mga nangyayari na EJK, may mga isang team na nag-ooperate. Ikaw, maring hindi ikaw ang kwan, ang shooter or gunman. Hindi naman ako naniniwala na ikaw siguro ang gunman. Ikaw lang siguro yung kwan. Kasi alam ko naman na ang police operation eh, kwan eh, bago sila gagawa ng ganun eh, merong, kung tawagin natin eh, magkikasing at saka surveillance muna eh. At ikaw siguro yun. Thank you. Colonel Garduque, you said a while ago that as part of the evidence, you submitted to the prosecutor or to the court yung video na present kanina ni Honorable Fernandez. Uulitin ko, would that be correct? Yes, Your Honor, sir. Yes. Now, can you please give to us or submit to this committee the all the records pertaining to the case that you have filed against former Councilor Tamisen? Yes, sir. We will do that, sir. We'll do that. Now, mag-usap tayo, lalaki sa lalaki. O bakit matagal lang ka mag-isip? Yes, sir. Yes, sir. If the video is not submitted as official evidence of the case that you filed against former Councilor Tamisen, I will move to cite you in contempt for lying to me. Yes, sir. Sigurado ka, ha? Usapan lalaki yan. Now, did you conduct a cartographic sketch? No, sir. Oy, bakit may sketch na pinapakita si Honorable Fernandez kanina? It was the illustration facial recognition sketch by the I know, kasi imbestigar ako dati, kaya alam ko na ang tawag doon, cartographic sketch by a cartographer. It was a computer illustration. Oh, by the... Oo, kasi bago na ngayon. Opo, sir. Parating pa lang yung equipment na yon nung kwan, ako ang chief ng CIS. Yes, at ang mga sample ng mga ilong, mga mata, mga bunganga, ay galing po doon sa Bureau of Correction. Alam ko yun, iho. Kaya ito, cartographic sketch, hindi na yung cartographer ang gumagawa. Opo, sir. Kwan na ito, computer na. Yes, sir. Sasabihin lang kung anong klaseng kilay, anong klaseng mata, at saka anong klaseng bibig. Di ba? Tama po, sir. Oo. Ano naman, no? So, kung sino yung witness ninyo na nagbigay nito, nag-describe sa suspect? I could not remember, na sir, but I will check the record, sir.
doon sa yes, isinabit sa susunod natin pagkikita, masasabi mo na siguro sa akin. Yes, sir. Kasi siya ang nakakita sa suspect, di ba? Yes, sir. Tama, sir. Oh, kasi pwede naman yung gawa-gawa yun eh. And may I know, when you file the case, ilan po yung nagbigay ng sworn statements para i-point si kay former Councilor Tamisen as the suspect? Meron ba kayong witnesses na prinisinta? Meron, sir, kaya lang hindi ko pa masiguro kung ilan yun, sir. I will also check our data, sir, doon sa kasama ka sa SITG. Eh, kung ako ang opisyal mo, paano kita promote sa full kernel kung hindi mo alam yung trabaho mo? Sorry, sir. Nakalimutan ko na rin kasi, sir. Pero ha? I promise, sir, next meeting, i-ano namin yung... Pero hindi mo nakakalimutan na magsuot ng brief every morning after taking a bath? Yes, sir. Yes. Pero nakalimutan mo kung sino ang kwan, witness mo? Yes, sir. Nakalimutan ko na po, sir. So, you will provide that, yung mga witnesses. Now, yes, you said a while ago na yung motive ay political. May know the basis of that? Actually, sir, si the one of the respondent is kalaban niya dati sa politika. That is why... Sino? Sino? Ulit, pakiulit. Yung respondent doon sa kaso, sir, si Mr. Sir Tamisen, is nakalaban niya sa... doon sa Los Baños, sir. Anong ibig mong sabihin sa nakalaban? They... naglaban sila, sir, to the position of mayor. Position of mayor? Yes, sir. Nagkalaban sila. So si former Councilor Tamisen, tumakbo na mayor laban kay Mayor Cesar Perez. Yes, sir. Correct? Would that be correct? Yes, Your Honor. Apat po kami. Apat. So, bakit po siya ang sinentro nyo eh, kung apat sila magkalaban? Anong ginawa nyo sa tatlo? Hindi ko na ma-recall, sir, yung mga circumstances surrounding kung bakit na... Magkikita pa rin tayo, yes, Kernel. At yes, baka sa susunod, ikukontemp ka ni Congressman Paduano. Kasi hindi nyo ma-explain sa akin eh. Matanong ko nga, anong baril ang ginamit? Hindi ko na rin matandaan, sir. Nasa report namin, sir, doon sa sinabmit namin sa Piskalya, sir. Do you know the answer, former counselor? Yes, Your Honor. I saw the report of the SOCO. It's 5.56 millimeter. Hindi. Anong klaseng baril? M16, Your Honor. M16. Hindi mo alam, matandaan, Colonel Garduque? Sorry, sir. Honestly, hindi ko na matandaan lahat, sir. Kasi, para pang... Number one, haphazard ang imbestigasyon nyo. Number two, hindi mo sineryoso yung pag-iimbestiga. Di ba? Being the chief of police. And that was your main responsibility then. Tama? Oh, ano? Yes, sir. Now, si... Andulan? Yes, Your Honor. Yung kayo ang nag-serve... What's that? Made your claim of absolute innocence. Mr. Chair, I can only think of two reasons, Mr. Chair. Unang-una po, masyado na pong confused at mabigat na po ang dinadaanan ni Ma'am. Kaya gusto niya na po sigurong ipasa ang bar din, Mr. Chair. Pangalawa, si Lieutenant Colonel Santi Mendoza po, Mr. Chair. Siya po ay classmate ko. Baka po nagalit na rin si Ma'am sa class namin, Mr. Chair. You have to realize, Major Albotra, that the testimony that was given by Colonel Garma started with the President down to the police operatives. Yours is not even a pinch
of that totality. At kagaya po ng tinanong kanina ng ibang members ng Quad, why of all the police officers in the entire country, why you? If she indeed is not telling the truth. Can I answer, Mr. Chair? Yes. Sa totoo lang, Mr. Chair, hindi ko po talaga alam, Mr. Chair. Yun lang pong reason na yun ang naisip ko. Pero kung you try to background me po doon sa Cebu, Mr. Chair, wala pong maniniwala, Mr. Chair, na ako ay ganong klaseng tao. Hindi po ako mayabang. Tahimik nga lang po ako, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair. Now, Major, I wish to invite your attention to paragraph 12 of your affidavit. Sabi mo dito, even my subsequent career promotion and assignments debunks any notion of being rewarded or incentivized due to any allegations of killings. Do you know for a fact that the reward system exists? Yes or no? Mr. Chair, yes or no? Partly yes po, Mr. Chair, partly no. Partly yes. Enlighten us, which part of the reward system are you aware of? Mr. Chair, what I am trying to elaborate here, Mr. Chair, ako po ay tapon-tapon din, Mr. Chair, sa aking assignments. Yung promotion ko, kita nyo naman, Mr. Chair, hanggang ngayon, hindi pa ako napopromote. And kung totoo, Mr. Chair, na talagang party ako nung pagpatay kay Mayor Halili, siguro po maganda po yung assignment ko, Mr. Chair. Hindi po ako binalik doon sa Cebu, Mr. Chair. Tapos, this, Mr. Chair. So when you speak about reward system, you are pertaining only to promotion and assignment? Is that what you mean? Opo, Mr. Chair. Then you could have used the word promotion and assignment and not reward. Why did you use the term reward? What do you understand about the reward system of the war on drugs? I have no personal knowledge on that, Mr. Chair. I did not partake on that. If you do not have a personal knowledge, this representation would not mind. If that is a hearsay, what do you understand about the reward system? Because certainly, this is not about promotion. This is not about a choice of assignment. Otherwise, you should have indicated that in paragraph 12. What do you understand about the reward system of the war on drugs? Your Honor, Mr. Chair, yun po ang aking ibig sabihin po, Mr. Chair, when I write here in my affidavit, the word reward, Mr. Chair, and did you read your affidavit before you signed? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Sino po ang gumawa ng affidavit nyo? Yung lawyer ko po, Mr. Chair, in my presence. Siya po ang Mr. Chair. If your intention really is to pertain to promotion and choice of assignment, Major Albotra, bakit hindi yon ang ginamit mong terminologies? Mr. Chair, Your Honor, yun po talaga ang ibig sabihin ng kung ikaw ay mariwarda ng assignment o magandang assignment or promotions po, Mr. Chair. With that, Major Albotra, you are denying the reward system which was testified to already by Colonel Garma, by Colonel Espinosa, by Colonel Santi, as well as the pronouncements made already by the then President and the other senators all over the media. Mayor Halili was assassinated
I think it was Police Colonel E.Q. Quilates, the COP of Tanawan during that event. The same with Los Baños and the members of the SITG created by the Region 4A to investigate the matter and to bring with them the respective investigation report. May I move also to invite the regional director during that time. I think he's now the mayor of Silang Cavite. Now, Colonel Patay. Yes, Mr. Chair. Kayo po ay tinanong ko na ito noon na na reassign kayo from Mindanao to NCRPO. Tama? Yes, Mr. Chair. At meron din po kayong mga kasamang non-commissioned officer. Yes, Mr. Chair. Sa lahat po ba ng assignment mo nung napunta ka rito sa NCR, kasama mo yung mga tao mo? Sa Station 6, Mr. Chair, kasama ko. Pero nung paglipat na, hindi na po. Sa, paglipat saan? Sa Region 4A at saka sa Region 3, Mr. Chair. Sa Region 4A as CIDG Chief? Yes, Mr. Chair. Hindi mo na dala yung tao mo? Hindi na lahat, Mr. Saan Chair. Saan mo sila iniwan? After Station 6, Mr. Chair, they were assigned to different units. Who? Hindi sa CIDG? Not, Mr. Chair. Hindi sa CIDG? After Mr. Chair, may nakasama ko sa CIDG sa Region 3. Yung iba po, Mr. Chair, sa PSPG at saka sa Maritime po. So, nakasama mo yung iba na galing sa Mindanao sa Region 3 CIDG? Yes. Normally, ang tinatransfer yung opisyal, naiiwan yung mga tao eh. Bakit ganun? Mr. Chair, hanggang ngayon naman po, Mr. Chair, may mga... Until now, Mr. Chair, may mga... Hindi mo sinasagot yung katanungan ko. Pardon, Mr. Chair? Ang katanong ko sa iyo, bakit ikaw, di ba normally ang opisyal, pag tinatransfer from one position to another, especially outside the region, mag-isa lang siya. Maliban lang kung may gagawin sa lugar na yon or mayroong rason kung bakit kailangan niya, yung tao niya, nakasama niya. Yes po, Mr. Chair. Ha? May rason po, Mr. Chair. May rason? Yes, Mr. Chair. Ano kaya yung rason na yon? Bakit sinamahan ka ng dalawang tao mo? Mr. Chair, ako po mismo ang nag-request sa kanila, Mr. Chair, kung papayag sila kasi... Hindi, hindi yun ang tatanungin mo eh. Ang tatanungin mo yung commander mo kung papayag na mawalan siya ng dalawang tao. Kasi normally, ang kwandon is pag nawalan ng PNCO yung isang unit, may kapalit dapat. Yes, Mr. Chair. No, eh, kaya nga. Bakit dalawa? Ni-request mo, ang tikas-tikas mo naman. Maliban lang talaga kung mayroong iniutos sa'yo, kaya pinasama yung dalawang kasama sa'yo. Hindi ba? Mr. Chair, sinama ko po sila, Mr. Chair, kasi kinailangan ko rin po, Mr. Chair, ng magpapagkatiwalaan, Mr. Chair. At pumayag naman po sila, Mr. Chair. Sige, kasi wala pa akong one dito eh. Ang tinatanong ko lang, yung nakikita ko na pattern na nangyayari. Kasi sa lahat ng may mga kwan, may mga nangyayari na EJK, may mga isang team na nag-ooperate. Ikaw, maring hindi ikaw ang kwan, ang shooter or gunman. Hindi naman ako naniniwala na ikaw siguro ang gunman. Ikaw lang siguro yung kwan. Kasi alam ko naman na ang police operation eh, kwan eh, bago sila gagawa ng ganun eh, merong, kung tawagin natin eh,
magkikasing at saka surveillance muna eh. At ikaw siguro yun. Thank you. Colonel Garduque, you said a while ago that as part of the evidence, you submitted to the prosecutor or to the court yung video na present kanina ni Honorable Fernandez. Uulitin ko, would that be correct? Yes, Your Honor, sir. Yes. Now, can you please give to us or submit to this committee the all the records pertaining to the case that you have filed against former Councilor Tamisen? Yes, sir. We will do that, sir. We'll do that. Now, mag-usap tayo, lalaki sa lalaki. O bakit matagal ang ka mag-isip? Yes, sir. Yes, sir. If the video is not submitted as official evidence of the case that you filed against former Councilor Tamisen, I will move to cite you in contempt for lying to me. Yes, sir. Sigurado ka, ha? Usapan lalaki yan. Now, did you conduct a cartographic sketch? No, sir. Uy, bakit may sketch na pinapakita si Honorable Fernandez kanina? It was the illustration, facial recognition sketch by the... I know, kasi investigar ako dati, kaya nga alam ko na ang tawag doon, cartographic sketch by a cartographer. It was a computer illustration oh, by the... Oo, kasi bago na ngayon. Opo, sir. Parating pa lang yung equipment na yon nung ako ang chief ng CIS. Yes, at ang mga sample ng mga ilong, mga mata, mga bunganga ay galing po doon sa Bureau of Correction. Alam ko yun, iho. Kaya ito, cartographic sketch, hindi na yung cartographer ang gumagawa. Opo, sir. Kuan na ito, computer na. Yes, sir. Sasabihin lang kung anong klaseng kilay, anong klaseng mata, at saka anong klaseng bibig. Di ba? Tama po, sir. Oo. Ano naman, no? So, kung sino yung witness ninyo na nagbigay nito, nag-describe sa suspect? I could not remember na, sir, but I will check the record, sir, doon sa yes, isinabit namin sa natin pagkikita. Opo, masasabi mo na siguro sa akin. Yes, sir. Kasi siya ang nakakita sa suspect, di ba? Yes, sir. Tama, sir. O, kasi pwede naman yung gawa-gawa yun eh. And may I know, when you filed the case, ilan po yung nagbigay ng sworn statements para i-point si kay former Councilor Tamisen as the suspect? Meron ba kayong witnesses na prinisinta?